Magandang umaga, tayo po ay nagawa ng ventilador. Ayan. Pero kung ventilador dito na hindi gumagawa, kailangan lagi dito ako kung masisira. Kaya sabi ko ay titingnan ko kung kaya ko pong gawin. Kaya babaklasin po natin. Talaga pong ganun, pagka walang magawa, kailangan humanap tayo ng magagawa para hindi tayo mainit. Actually, ito po ay nilinis ko na muna bago ko baklasin para hindi yung malikabok. Kasi sobrang alikabok. Kaya binrush-brush ko na po ito para hindi po tayo mag-hatching. Kasi ang alikabok ay pag yan po ay nursing hot natin na nursing hot, tayo po ay magbababahing. Kasabay na po nun ay sipon. Kaya para hindi na po tayo magbabahing ay binrush ko na po siya. Binrush-brush ko na po na ganun para malinis. Meron po akong i-share sa inyo na isang bagay ukol po sa paggawa ko ng ventilador. Ito po ay naisip ko hangina nung ito po ay aking nililinis na nais ko pong ibahagi sa inyo. Kung kayo po sa bahay po ninyo ay merong ventilador na hindi umaandar, ay pagka pinaandar niyo po siya at umuugong, ibig sabihin po noon ay busig lang po ang problema po noon pagka umuugong. Ang dapat nyo lang pong check-in po doon ay yung busing pagka ganong umuugong. Ibig sabihin po noon ay mahigpit yung kanyang busing. Kaya kailangan po noon ay babaklasin nyo po siya. Tapos i-check nyo po itong busing nito mismo. Ito, itong ehe niya. Yan. Kung umiikot. Pagka hindi po ito umiikot, ito po yung may busing dito sa loob nito. Saka dito sa loob. Kaya kailangan po noon ay babaklasin nyo po ito. Tapos aalisin nyo po yan. Tapos yung busing doon sa loob, ang yun papalitan, dalawang busing po yun, nakakaganong kahaba. Kasi sabihin po nun ay nagiinit na po itong ehe, kaya hindi na po siya makaikot. Pumapakat na po yung ehe doon sa busing. Sabihin nun ay either wala na pong langis yung sa busing o yung grasa, ilalagyan po kasi ng grasa tapos lalagyan ng konting langis para hindi yung masyadong matigas yung langis saka hindi yung kagad matutuyo pagka meron po siyang langis. Yeah, yun po ay nilalangisan po dito. Pero sa kaso po nito ay umiikot naman po ito. Maganda naman po yung ikot po niya. Kaya hindi po ito sa busing may problema. Ang problema po nito ay dito po mismo sa motor, na ito po yung pinagbabawal na technique yung sinasabi nga po ng ibang mga technician. Sa likod po nito ay hahanapin po ninyo yung po mismong pinaka-rewind. Ayan, ito yung rewind po na yan ay meron po siyang tinatawag na maliit na parang diode o ganito. Ayan, ito po yung aalisin po ninyo. Pag naalis nyo po yan, magkahiwalay po ito, may kuryente rito, may kuryente dito. Pag naputol nyo po yun, yun lang po yung pagdudugtungin nyo uli na ganun. Ayun, dito sa likod po nito. Dito. Pag naputol nyo po yun, dito sa likod nito,
aalisin niyo po ito. Ito na po yung sira niya. Pagdudugtungin niyo lang po yung mismong pinutol niyo. Yung dalawang wire na ganoon, yun po yung pagsasamahin niyo at yun po yung inyong hihinang. Ganoon. Aalisin niyo na po ito. Kung pwede pong umandar po ito kahit wala po ito. Yung mismong maliit na diode na to. Kasi kung ito pagka yung ventilador ay eka nga po, madalas magamit ng mahabang oras, umuputok po ito. Kaya ito po yung nasisira. Ito naman po ay po, pwede naman pong wala na. Ito, kumbaga ito po yung pinaka-overheat nya. Pagka nag-overheat, ito po yung masusunog. Ngayon, ang mangyayari po, kumbaga ito naman po ay hindi naman basta masusunog. Ang sisira naman po dyan ay itong kapasitor. Kaya ito po yung inaalis. Ito, para gagawin niyo pong pinaka-direct, irerekta niyo na po siya. Ito na po siya ngayon. Ayan. Tinanggal ko na po ito. Ayan. Kaya, kumbaga, tapos linis-linis para itong mismong loob ay hindi ho magkaroon ng alikabok dito sa loob nitong rewind para mabilis ho lumalamig. Kaya ho nagiinit ay pagka sobrang alikabok. Kaya ito, ayan, nalinis ko na po siya. Wala na po siya mga agyo-agyo o yung alikabok na siyang pumapakat po dito sa rewind para mag-init. Kasi nga po hindi nahahanginan. Kaya yan, kailangan po ay malinis na ganyan para hindi po siya malakas mag-init. Kaya ho siya nag-iinit dahil hindi ho nahahangin mabuti itong rewind para ho hindi ho siya mag-go overheat. Ayan. Yung baga, ayun na po siya ngayon, naikabit ko na, napagdikit ko na po siya. Ayan, inamita ko na po nitong soldering iron. Tapos yung panghinang. Ayan. Kaya ang style po niya ngayon ay pwede na po siyang testing. Ayan. Ayan po, maandar na po siya. Ang ina po ay hindi siya umaandar dahil nga po dito sira itong maliit na diode. Ito. Ito kasi mabilis po itong masira dahil sa nakadikit po kasi siya dun sa rewind. Siyempre po nagiinit yung rewind. Magiinit din po ito ng todo kaya madalas po malakas po itong pumutok. Sensitive po kasi ito eh. Kaya yan, kumbaga, aandar po siya kahit wala po nito. Kaya kung sa bahay po ninyo, para hindi na ho kayo papagawa, sabi nga, eh, para makatipid kayo, kayo po mismo, kaya po itong gawin sa bahay po ninyo. Kung hindi na ho umaandar yung ventilador po ninyo, ito lang po nagiging problema po noon. Pero kung umaandar naman po siya, tapos namamatay, eh, yun lang pong bushing po yun, ang papalitan nyo. Yung bushing sa loob. May dalawa po siyang bushing dito sa harap, saka sa likod. Yun po ang papalitan po ninyo. Para umikot na po uli siya ng maganda. Kaya nga lang, meron po siya sa loob na pinakalagayan po nitong bushing. Ay madali naman po tanggalin po yun. Meron lang po yung lock. Tapos meron bulak. Yung bulak po na yun ay lagyan nyo ng konting langis. Tapos konting rasa. Yun po kasi yung mapapalamig doon sa bushing. Para hindi po nagiinit. Ito naman po ay maganda pa naman po yung ikot po niya. Kaya hindi ko na po binaklas yung sa bushing po niya para lagyan ng langis. Makikita niyo naman po kasi pagka ang problema po nung pinaka-ehe ay humihinto pagka ito po ay may play na. Tulad po nito, ito naman po ay wala pang play. Maganda pa po ito.
Pagka malakas na po ang uga po nito, ibig sabihin po noon ay palitin na po yung bushing saka itong ehe. Ito naman po ay maganda pa ikot. Kaya tatagal po ito ng mahaba pa ng habang panahon pa ang i-servisyo po nito. Kaya sa mga mayroon pong bintilador sa bahay, ay napakadali lang pong gawin ng bintilador. Pagka hindi siya umaandar on the base, pag isinaksak nyo at hinawakan nyo po ito, na wala po kayo naramdaman, ito lang po ang hanapin nyo po sa likod. Ito po ang papalitan. Pwede pong palitan o pwede na rin pong erekta. Ito. Pero kung pag hinawakan nyo po at narinig nyo umuugong, eh bushing lang po ang problema po noon. May bushing dito sa likod, saka sa harap, yun lang po ang inyong papalitan. Pagka hindi naman po pwede papalitan at ika nga ay nakuha pa sa linis, or natuyo na po yung pinakalagayan po ng grasa, ay ika nga ay umikot pa, hahaba pa po ang servisyo po noon. Pero pagka hindi na po umikot, eh papalitan nyo na po talaga yung bushing sa ehe. Mura lang po yun, gagastos lang po kayo ng mayigit 100, o gawa na po yung inyong bintilador po muli. Ganun lang po yun. Napakasimple lang po nitong gawin, bintilador. Ngayon po ay bubuwiin na po natin ito. Kakabit na po natin uli yung mga cover. Nabaklas ko na po ito kasi kanina. Naalala ko lang po na pwede ko po pala itong i-share sa inyo sa mga tatay na ikang mahilig din po magkutikot sa bahay kagaya ko. Eh yun po, pwede nyo pong gawin po yan sa bahay, na para hindi na po kayo magpagawa, makatipid po kayo, kayo po mismo kaya nyo pong gawin po yun. Mahirap lang kung wala po kayong panghinang. Kailangan po ay meron kayong panghinang na ganito po, soldering iron, para ihihinang nyo po yung magkabilang dulo ng wire na tinanggalan nitong maliit po na to na diode. Yung bintilador naman po ay napakadali lang po nitong gawin. Basta huwag na po kayo matatakot na kumisan ay mag-ground kayo. Kasama po talaga sa paggawa po yung mag-ground. Yun naman pong pag na-ground, eh mahina lang naman po yun. Teka nga, eh para lang po kayong kinikiliti po nun. Kumbaga, pang ano po yun, pang gising sa dugo, sabi nga. Kabit po natin itong pampaikot niya para mag-swing. Ayun. Tapos, konting punas muna. Ayan. Tapos, kabit natin itong kanyang likod. Takip. Yan, tapos itong pan. Yun. Tapos yung kanyang takip. Yan, tapos natin itong sarap.
saksak natin uli. Oh, ayan. Ayan po siya. Ayan. Ito po. Ano lang po ang paggawa po ng ventilador. Madali lang po itong gawin. Sa tandaan nyo lang po, pagka isinaksak nyo at hinawakan nyo yung ehe at naramdaman nyo po na ayaw umikot, ang problema lang po nun ay bushing or yung ehe. Pagka unabis naman po hindi, wala kayong naramdaman pag sinaksak nyo at binuhay nyo at wala po kayong naramdaman na hindi umi, mararamdaman nyo po yung magbabibrate or ayaw umikot ng pinaka-ehe. Ito lang po ang problema po noon. Hahanapin niyo po ito sa likod po niya. Babaklasin niyo po ito sa likod ng pinaka-rewind. Makikita niyo po ito. Pwede niyo po itong tanggalin. At pagdudugtungin niyo lang po yung magkabilang dulo po nito. Ayan. May kuryente po yan dito. Saka dito sa kabila. Pagdudugtungin niyo lang po yun. At hihinang. Tapos ibalik po uli sa dati. Ayan na po siya. Andar na po yun. Yun lang po yun. Napakasimple lang pong gawin po ng ventilador. So, hanggang sa muli po. At ito po yung ating naging project po ngayon sa today, sa araw po na ito. Tayo po ay hindi po gagawin do sa ating farm para i-check po yung ating mga pananim. Pero na-check na po namin din kagabi sa hanginang maga, kaya lang po ay naisip ko lang pong itong i-share sa inyo. Yung simpleng paggawa po ng ventilador. So maraming salamat po. At magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po muli ng aking mga subscriber. Huwag po kayong magsasawa na panoorin yung aking munting video. Para po updated po kayo sa aking mga ina-upload na ukol po sa aking maliit na farm, sa aking likuran. Ngayon po, ang topic po natin ay ukol naman po sa paggawa po ng ventilador. Bye-bye po at magandang umaga sa inyong lahat.